Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa isang talata in the book of Joshua chapter 24 verse number 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambayanan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sa umaga pong ito, nais ko pong patuloy po nating tingnan at ang temang We Will Serve the Lord. Yung sabi dyan, sa pinakahuli ni Joshua, sabi niya, We will serve the Lord. So tayo po ay naligtas, hindi lang po para maligtas, kundi tayo po ay naligtas para tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Ikaw man ay kabataan, you will serve the Lord. Ikaw man ay may asawa, you will serve the Lord. Ikaw man ay may trabaho, you will serve the Lord. Lahat po ng taong naligtas, sabi po ng Biblia, ay maglilingkod po sa Panginoon. So dito po makikita natin ang tatlong bagay. Una, sabi po dyan sa verse number 15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Number one po, sa paglilingkod po pala, meron pong tinatawag na pagpili. Yung po sinasabing personal choice. Kaya, naunawaan ko po sa buhay Kristiyano, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpapastor, na maraming mga Kristiyano na talagang hindi mo mapilit para maglingkod sa Panginoon. Halos tinuruan na po natin, pinag-pray, challenge, binisita, tinuruan ng Word of God, pero ganun pa rin po ang resulta. Dahil ang paglilingkod po pala ay choice po nila. Ang paglilingkod po pala ay personal na pagpili ng bawat Kristiyano. Bagamat alam nila ang maglingkod, pero sometimes talagang pinipili pa rin nila na hindi maglingkod sa Panginoon. Kaya, sa paglilingkod po, this is a personal choice. Halos maubos ng oras, halos chinalens mo na, pero talagang napakahirap dalhin at napakahirap nilang pabalikin sa Panginoon. Sabi nga eh, kung ikay matalinong tao, galing-galingan mo sa pagpili. And we believe, and I do believe, na isang taong matalino sa Panginoon, ang isang taong wise, ang pipiliin niya ay maglingkod sa Panginoon. So number one po is personal choice. Number two, personal conviction. Sabi po dyan, kung inaakala ninyo masama maglingkod, sabi niya, sa ganang akin at ng aking sambayanan maglilingkod ako sa Panginoon. So conviction po. So ang paglilingkod po pala ay hindi lang po personal choice, kundi this is a personal conviction with God. Ito'y pagkilos po ng banal na espiritu. Ito'y pangungusap ng Panginoong Hesukristo. Ito'y pangungusap ng salita ng Diyos. Ito po ay pangungusap ng kanyang banal na salita. Not by emotion. Kasi minsan po, masaya ka ngayon, sa mga ilang araw, kung nagkaroon na ng problema, yung pong paglilingkod nawawala na. Kaya sa paglilingkod po talaga napakahalaga na hindi by emotion, kundi by conviction pagdating po sa Panginoon. Kaya sabi niya, sa ganang akin, pati ng aking sambayanan, maglilingkod kami sa Panginoon. So napakaganda po sa isang Kristiyano na ang kanyang paglilingkod ay not by emotion, kundi napakaganda sa isang Kristiyano naglilingkod siya dahil nangusap ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. I thank my God. Ako po
naligtas July 24, 2002. At sa camp, salamat sa Panginoon, kinumbig ako ng Panginoon na magbigay ng buhay, mag-alay ng buhay, maglingkod sa Kanya as a full-time bilang isang mananampalataya. And I thank God dahil patuloy at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Number 3 po, hindi lamang po by conviction, personal conviction, but also personal covenant with God. So sabi po dyan sa verse number 25, and Joshua made a covenant with the people that day and sent prime stature and the ordinance in Shechem. Nagkaroon po ng covenant. Wala pong masama na makipag-covenant ka sa Panginoon. Na Lord, ito po ang kasunduan ko sa inyo. Nang mula ngayon hanggang sa ako'y tumanda, maglilingkod ako sa Panginoon. Napakaganda po sa isang Kristiyano, meron siyang vow, meron siyang promise, meron siyang covenant. Para isang araw, manghina ka man, manlamig ka man, may babalikan ka. Meron kang titingnan na babalikan na meron nga pala akong covenant, meron nga pala akong pangako, meron nga pala akong vow sa Panginoon. Kaya sabi po dito sa pinakahuli, in verse number 22, ito po yung challenge po dito ni Joshua. Ngayon nga, alisin nyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikilin ninyo ang inyong puso sa Panginoon Diyos ng Israel. Kung talaga po kayo maglilingkod sa Panginoon, dapat ang puso mo ay totally surrender sa Panginoon. Talagang 100% na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Aalisin mo yung mga bagay na mali, alisin mo yung mga bagay na nagiging hadlang para, yung, para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. So yun po yung challenge. Sabi niya, put. Verse number 23, sabi niya, and the brethren, put away. Sabi niya, put away, alisin mo ang mga bagay na mali para makapaglingkod ka ng maayos. So we will serve the Lord. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Sana masampungan tayo na naglilingkod po sa ating dakilang saserdote na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo. God bless po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, i-bless niyo po ang mensaheng ito sa puso ng bawat makikinig. Ito po'y aking dalangin, Ama, sa pangalan niyo po, Jesus. Amen. Amen.